Hello, musta, mga po, hey, lolos ito. Sana'y mapanood nyo ang aking dinadrawing na ito. Ito yung ating pambansang kamao. Nung nakaraan ay tinatalo, no? Kasi naman, dapat, nagpapahinga na. Hindi na siya lumaban. Wala na siya dapat patunayan. Tuloy yan. Ngayon, mag-ahabol siya, babawi siya. Isipin niya siguro paano bumawi, ano. Ito si Manny Pacquiao, mga apko. Panoorin niyo kung paano ko siya drawing, ano. Halika tayo, meron ako kausap dito dahil nakakalungkot pag mag-isa. Paring ala, nalika. Halika dito. Nakatambay ka. Nag-aabang ka na naman ng sexy babae. Paring ala, ano. Halika dito. Tinagusin. Grabe ka naman. Nakatambay lang kung ano iniisip mo. Bakit ba? Ay, si Manny Pacquiao yan, lolosin ah. Bah. Mukhang dinodrawin mo si Manny Pacquiao, ha? Bakit ba? Ano namang kwento mo dyan kay Manny Pacquiao? Kilala lang kita, lolosin eh. Magkukwento ka naman. Si Manuel Dapidran Pacquiao. Ayan si Manny Pacquiao. Yan, tunay niyang pangalan ni Manuel Dapidran eh. Siya eh, pininganak noong December 17, 1978. Doon siya, ha? Bukid nun, doon pinanganak yan. Mahirap din ang buhay niyan, paring Alan. Laraming pinagdaanan, marami pinagdaanan ang hirap yan. Nung bata pa yun, naranasan niya na magtinda ng kung ano-ano, pati sa pagita. Sa edad na 14, nagpa-practice na yan, nagbo-boxing na yan. Kaya dito napunta rin ng Malabon yan. Dito naghanap ng trabaho at nagtatrabaho siya. Yung maliit na sweldo niya noon sa hirap ng buhay, pinagkakasya-kasya niya lang. Oo, Lalusid, naalala ko noon, di ba kamabata niya yata si Buboy. Buboy, ano nga ba pinito na? Buboy, basta Buboy, yung kamabata niya. Naalala ko yan, nabalita ko nga dyan, talagang nahiwalay daw yata sa tatay niya, di ba? Tinaguyod siya ng mag-isa ng nanay niya, kaya hirap na hirap yung buhay niya. Pero naman ngayon, para nga lang kung anong buhay ni Manny Pacquiao, ano, isa siya sa pinakamayaman nito sa Pilipinas, sa billionaire na yun. Alam mo bang yan pinakamayaman ngayon niya sa mga artista, si Manny Pacquiao. Alam mo pare, Alan, mula nung pumasok sa politika doon sa Sarangani ba yun? Doon sa Sarangani, pumasok yan, naging ano. Naging pumasok na sa isip niya yung maging matulungin kasi nakita niya ang paghihirap ng mga kababayan niya. Pumasok sa isip niya, sa damdamin niya, sa puso niya, yung magtuhumulong sa kapwa. Kaya nga, sariling pera niya, pinamimigay niya sa mga tao. Libo-libo kong magbigay sa tao, pinapipila pa nga yung mga tao. Ganon ka yaman niya, si Manny Pacquiao, alam mo na maari-arian yan. Maraming bahay, gagaaral ang sasakyan niya, may yate pa yan. Alam ko, may helicopter at aeroplano pa yata yan Bibili yan. Pero may sariling bahay sa Amerika, ganon ka yaman yan. Di ba ngayon yung senador natin yan? Itad nyo na yan, saka tanda nyo na yan, Lalasid. Ano masasabi nyo bilang senador si Manny Pacquiao? Grabing bata, damo ka, umakatanda ka, tatanda ka rin. Alam mo si Manny Pacquiao, bilang senador, medyo timing naman ang buhay niya. Yung bilang senador, sa nasasakupan niya, okay naman. Okay naman, maraming senador. Siyempre, pwede na, senador siya. Kaya yung nangangarap yata siya maging presidente, ano? Sa akin, bilang ordinary tao, mahirap, mag-vice muna siya. Huwag muna siyang sumabak, huwag kaya, maging senador na lang uli siya. Total, mayaman na siya, wala na siyang dapat patunayan. Tumutulong naman siya sa tao, di ba? Tumutulong siya sa tao, kung ako sa kanya, may foundation naman siya. Tumulong na lang siya sa tao, kasi pag nasa politika ka, politika, parang alam na rin. Pwede pakialamin ng sariling buhay mo. Wala kang ligtas sa tao, talagang babatikusin ka, lalo na kung wala kang ginagawa. Maraming politiko dyan, na senador, na congressman, na walang ginagawa. Huwag na siyang gumayaro sa mga taong walang ginagawa. Siya, may ginagawa siya, namimigay siya. Nagkakawang gawa siya. Hindi na siya kailangang kumandidato. Kung tutusin, wala na siyang dapat patunayan. Yung pera niya, sapat na yun.
Sobra-sobra na nga eh. Bakit ka papapasok sa politika? Pwede ka tumulong kahit hindi ka politiko. Magtayo ka lang ng foundation. Tumulong ka kung sa may mga kalamidad. May sakuna. Tulad ngayon, hindi mag-donate ka ha, ng mga vaccine. Mag-donate ka sa mga nangangailangan, mahihirap. Maraming nangangailangan ayuda. Doon siya mamigay. Ngayon ang panahon na magbigay siya sa tao, di ba? Hindi mo na kailangan maging mayor o presidente, ganun. Lalo Sid, ang balita ko, malaki pinagbago ni Manny Pacquiao mula nung naging Christian yata siya o na maging makajos siya, Lalo Sid, ano masasabi mo sa kanya? Pwede siyang magpastor. Pwede siyang magpastor. Hindi, kung magpapastor siya, nasa dugo kasi ang pagpapastor. Kailangan, bata ka pa. Pero sa akin, paring alam, mapayo ko bilang ordinary tao kay Manny Pacquiao, wala na siyang dapat patunayan nga. Tama na yung maging ordinaryong citizen na lang siya para hindi siya binababoy ng mga tawag din, yung mga demolition, binabalahura yung sarili mong privacy, binabalahura yung pagkatao mo, ganon. Yung bayro mo sabihin, Lalo Sid? Oo, yun. Parang alam, yung binabatikos ka, ganon nga. Hindi may iwasan nyo kasi public servant ka nga. Kaya nga kung ako kay Manny Pacquiao, parang alam. Aking may papayo lang, sana'y makontento na muna siya kung senador siya. Oo, kung dalawa na lang pagpilihan niya pala, mag-senador uli siya, mag-resign na lang siya, private citizen na lang siya, mag-foundation na lang siya. Mas mamahalin siya ng mga tao kung talagang makikita siya lagi tumutulong. Kung lagi nandyan siya, kahit man lang ba araw-araw mamigay ka sa mahihirap, kasino na ba yun, makita ka ng tao, lalo kang mamahalin ng tao. Kung susunod na administration, baka pwede siyang italagang gabinete, pwede. Kasi kahit senador ka, parang alam, nakakatulong ka pa rin. Basta huwag kang papanig sa masama. Yung mga batas na ginagawa nyo dapat puro sa makamahirap. Tsaka yung pag may nakikita kang mali sa presidente nyo, bilang magkapantay kayo ng estado, dapat medyo binabatikos din. Pinapansin yung mali. Nakikita ng mali. Walang kibo ang mga senado ngayon. Kaya nga mahirap ang politiko sa panahon ngayon. Pag pumansin ka naman may balik sa'yo. Ganun ang panahon ngayon. Kaya nga takot yan mga senador na yan. Mga congressman na yan, takot pumansin yan, bumatikos, takot yan. Lahat ng tao takot iba naman. Panahon ngayon, iba na. Kaya nga paring Alan, payo ko sa kay Manny Pacquiao. Stay put ka lang. Relax ka lang. Diyan ka na lang, makontento ka na kung ano yung nasa'yo. Tama na yan. Wala ka lang dapat patunayan. Isipin mo na lang pagdasal mo na lang ang Pilipinas. O kaya tumulong ka na lang sa pamamagitan ng foundation mo, Manny Pacquiao. Saludo kami sa'yo bilang boksingero. Saludo kami mga Pilipino sa'yo bilang boksingero, Manny Pacquiao. Kaya nga ikaw para sa'yo pagka naging presidente ka kasi mas mahirap, lalo kang mahihirapan. Palagay mo dapat magpatuloy pa ba si Manny Pacquiao na magboxing? Palagay mo ano mapapayo mo sa kanya? Pagboboxing ba? Parang alam sa akin tama na rin. Wala na nga siya dapat patunayan. Nang binigay niyang karangalan sa Pilipinas, okay na yun. Kaya manan niya, okay na rin yun. Yung naabot niya bilang senador, okay na rin yun. Magpahinga na siya, matanda na siya. Tanggapin natin yun. Matanda na siya. Kaya nga siya natalo noong nakaraan. Mahina na siya. Kaya nga, dapat ni kay Manny Pacquiao bilang ordinary tao ulit, maparingalan. Relax ka lang. Huwag ka na bumatikos. Maghintay na lang tayo ng eleksyon. Kampihan mo na lang yung dapat kampihan. Yun. Pwede mong gawin yun. Kung para sa iba, huwag ka na kumandidato kaya. Maghanap ka na lang siya, mamili ka na lang yung kakampihan mong kandidato, yung i-endorso mo, yung tulungan mo, yung mabuting kandidato, yung pagbatayan natin, walang masamang record, walang masamang nakaraan, walang masamang ginawa sa bayan. Yung nakipaglaban, yung may pinaglalaban at may karapatang lumaban. Ganun. Yung kampihan nyo at sana i-endoso na lang ni Pacquiao. Umalali na lang sa isang kandidatong napupusuan niya.
mas maganda yung walang problema sa buhay, Manny Pacquiao, ano? Okay na yung kayamanan mo, diyan ka na lang. Kung magpe-presidente kayo, nako, magugulo buhay mo, kaya alam mo naman ng mga Pilipino, magaling maghusga, alam mo naman ng mga Pilipino. Kaya nga, hanggang dito na lang, ano? Sige, tama yan, Lola Sid, magpaalam ka na. At ano, mapapayod pa kay Pacquiao para matapos na yan. Ito nga, tapos na, yan, Diba, kamukha na ba? Pwede na yan, alam mo naman ako, Ako, sabi nga, hindi ako artist. Ako'y artistahin lang. Artistahin lang ako, hindi ako artist. Kaya nga, pagpasensya nyo na mga po, yung drawing ko, ano? Pwede na yan, maraming salamat, ano, mga po. Sana ating kung darating na halalan, tayo wag na magkamali, talaga naman, ako na. Lolo Sid, magpaalam ko na! Gas kayong bata, huwag mo ko sigawan. Sakit ako sa puso, sige, mga apo, ako yung magpapaalam na, Lolo Sid, ating payuhan si Pacquiao, ano? Tumulong na lang siya. Ngayon kailangan ng mga tao ang pagtulong. Tulong niya kailangan, marami nagugutom ngayon, panahon ngayon. Sige, mga po, ako'y nagpapalam na, si Manny Pacquiao ay ating pag-asa ng bayan yan. Matulungin tao yan, kaya ating ipagdasal na lang siya, sana yung makapag-desisyon siya ng tama. Maraming salamat, ano, hanggang dito na lang, magmahalan tayo, mga apo, magbigayan tayo, magpatawaran tayo, mga pare at mga apo, hanggang dito na lang, maraming salamat, Lola Sito, bye-bye!